Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Jesse. Ngayon po'y ating ginugunita ang kapyastahan ni Santa Teresa ng Avila, dalaga at pantas ng simbahan. Ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay sinawang nagbunsod kay Santa Teresa upang magpamalas ng landas ng dapat kamting kaganapan ng sambayanan. Ipagkaloob mong kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag kayo at huwag nang paaliping uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo na sino mang napatutuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala nang karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag, at ayon sa pangako mo, poon ako ay iligtas. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita, yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan,
Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ako namay mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masayod ang galak ko pagkat aking iniibig. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Mahal ko ang iyong utos, yao'y aking igagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Magsitayo po ang lahat. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pareseyo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pareseyo nang makita niyang kumain sa Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pareseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ay saring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din po yung mga nasa tahanan ngayon ng mga matatanda at mga may sakit na nakasubaybay sa atin sa pamamagitan ng Radyo Totoo ng Archdiocese ng Lipa at ganun din sa pamamagitan ng ating Facebook Live ng National Shrine. Ilang bagay ang pwede nating makita sa mabuting balita na ating napakinggan. Una, alam natin na ang mga pareseyo ay laging kontra kay Jesus sa lahat ng kanyang ginagawa, no? Laging pinapansin nila si Jesus. At si Jesus naman lagi ding sila'y pinatatamaan Jesus sa kanyang mga sinasabi. Pero nakakagulat ay si Jesus nung imbitahan sa bahay ay siya'y pumunta, no? Kahit na alam niya na ang kanyang pupuntahan ay siya'y pagmamasdan o titingnan ng masama lamang o kaya sa panahon natin ay parang kaaway, no? Siya'y nung imbitahan, pumunta siya, no? Siya'y pumunta sa bahay kahit na alam niya na ang kanyang pupuntahan
ay laging kontra sa kanya. No? Ganun kabait si Jesus. No? Siya ay hindi suplado, no, sa mga ito. Kahit na alam niya na sasabihin sa kanya ay hindi maganda, nung mag-imbita para kumain sa bahay, pinaunlakan ni Jesus. No? Mga minamahal, no, pwede nating makita dyan na kahit na alam mo na ang tao ay sa tingin mo, ang kapitbahay mo ay madaming sinasabi sa iyo, kapag, pero kapag kayo nag-imbita sa iyo, no, puntahan mo. No? Siya'y lapitan mo. Kapag nangailangan, tulungan mo. Sapagkat yan ang gawain ng ating Panginoon. Padalwa, dito nakita natin na ang pinakamahalaga sa tao ay yung kalinisan ng puso. No? Sabi ni Jesus ay, ang mahalaga ay yung kalinisan ng loob mo. Pero may binanggit dito sa Jesus, isang paraan para magiging malinis ang tao, ang iyong loob. Anong sabi niya? Ipamahagi ninyo ang laman ng inyong loob. Ibig sabihin, ikaw ay maglimos ka. No? Para yung iyong pagiging sakim ay mawala. Yung pagiging masamang tao mo, tumulong ka sa kapwa, isang paraan ng paglilinis ng iyong puso. Ano? Alisin mo ang iyong kasakiman. Tumulong ka sa mga nangangailangan, sa mga dukha. At yan ay sabi ni Jesus, isang paraan ng paglilinis ng loob ng tao, ng puso. Kaya huwag kang maging madamot sa kapwa. No? Oo, magandang iyong itsura, pero alam ni Jesus ang laman ng puso mo. Alam ni Jesus na ikaw ay sakim. Alam ni Jesus na alam niya na kayo punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Ano? Kaya nga sabi niya, isang paraan para malinis ang loob, para matugunan, no? Para maalis yan, ibahagi mo ang laman niyan. Alisin mo ang laman niyan. Alisin mo yung kasakimang yan. Magbahagi ka. Tumulong ka. No? Kaya, pag may mga taong lumapit sa inyo, ano, may mga taong nangangailangan, no, huwag niyong pahindian. No? Huwag kayong magdamot sa kahapwa. No? Sabi ni Jesus, yan isang paraan para maging malinis ka. No? Ang buhay naman ng tao hindi ganun kahaba. No? Kaya ang ating buhay, gugulin na natin sa pagmamahal sa kapwa, pag-ibig sa Panginoong Diyos. No? Huwag niyong sanayin na laging ang iyong puso ay merong laman ng galit, ng kasakiman, at lahat ng uri ng kasamaan. Inyong ilabas yan, inyong alisin yan, linisin ang loob ng puso. No? Kaya nga po tayo ito sa National Shrine, pag Sabado, tayo ay may kumpisal. No? Isang paraan din ng paglinis ng iyong kaluluwa. No? Lagi ko nga pong paalaala, huwag sanayin ng tao na ang kanyang kaluluwa ay laging nasa mga mabibigat na pagkakasala. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Buong puso namin.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan na pinaghandugan ni Santa Teresa ng paglilingkod niyang iyong kinasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami nalilingid ng mga banal na tao, sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigis si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisin isang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Ating awitin ang Ama namin. Amin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isa sa gawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaulad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay ang tapat mong angkan. Gawin mong alinsunod sa halimbawa ni Santa Teresa. Kami laging masayang makaawit ng pag-ibig mong walang maliw kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petral, China, mungheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang paghahanda ng Pambansang Dambana sa isang espesyal na pagdiriwang ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng Dinner for a Cause sa darating na December 10. Meron po tayong ipinagbebentang ticket sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip na po nito ang mini-concert ni Pinoy, ni Mitoy Yunting at ang kanyang banda. Gayon din ng iba't ibang natatanging mga awit kasamang ilang pari ng Arsidiocese ng Lipa. Halina't suportahan ang gawaing ito. Makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye. Ikatlo, bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng Santo Rosario, tayo po ay sama-samang magdarasal at magninilay sa mga misteryo nitong ngayong darating na October 18 sa ganap na 9 ng umaga. Kayo pong lahat, lalo tigit ang mga kabataan, ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Gawaran mo, Panginoong Hesukristo, ng iyong pagkapala at ng iyong pagbabasbas ang mga imaheng ito, mga rosaryo, mga dasalan, nawa ito'y magdulot ng pagkapala at biyaya sa mga taong dito'y magdadasal sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Uy na, mahal narito.